voluntaryo mong ipinagkatiwala yung impormasyon sa ating mga otoridad. Maliban sa mga gamit, may iba pa bang pinagkatiwala sa iyo? Ilang gamit ni Jovlyn Galliano na recover sa likod ng bahay ng isa sa mga suspect, pamilya, tinukoy na positibong kay Jovlyn ang mga ito. Natuntun at na-recover ng pulisya ang ilan sa mga kagamitan ng nawawalang dalaga na si Jovlyn Galliano sa tulong na rin mismo ng umaming sospek. Tinungo nga ng pulisya kasama si Leobert Dasmariñas ang lugar sa Purok Pulang Lupa, Barangay Santa Lourdes, Puerto Princesa kung saan inilibing ng nasabing sospek ang ilan sa kagamitan ng biktima. Matapos maituro ng sospek ang pinaglibingan na mismong likod bahay lamang nila ay agad itong hinukay ng kapulisan at doon nga ay tumambad ang ilang gamit na pagmamay-ari ni Jovlyn. Ilan sa mga kagamitan ay bracelet at kwintas na agad namang iprinisinta sa ina ng biktima upang makumpirma kung pag-aari nga ito ni Jovlyn. Kinukumpirma niyo po ba, Jocelyn, Jenilyn, itong nakahihati Jovlyn Galliano ba itong mga to? Opo. Sa harap naman ng mga kapulisan ay positibong tinukoy ng ina ni Jovlyn na sa dalaga nga ang bracelet at kwintas na nakuha mula sa hukay na itinuro ni Dasmariñas. Nabanggit din ang ginang na regalo niya daw ang mga iyon noong nakakuha ng mataas na grado ang kanyang anak. Samantala sa kasalukuyan, walang malinaw na impormasyon at hindi lumabas sa mga balita kung may kasamang pants at underwear sa mga kagamitan ni Jovlyn na nahukay mula sa likod ng bahay ng sospek na si Dasmariñas. Ngunit sa post ng kapatid ng biktima na si Jonalyn Galliano ay negative umano ang mga kasuotang ipinakita sa kanila. Hindi umano totoong pants at underwear ni Jovlyn yun, hindi rin umano sila pinahintulutan na kuhanan ng litrato ang mga kasuotan, pagtataka din nila na bakit hindi pinakita o inilabas ang mga ito sa media. Samantala, emosyonal na nilapitan ng ina ni Jovlyn ang pamangkin na sospek bago ito umalis kasama ng mga kapulisan. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin umano naniniwala ang mga ito na magagawa ng mga sospek ang ganitong krimen sa kanilang pinsan. Hindi pa rin kayo kumbinsido, hindi kayo naniniwala na gawa nila ito. Umaasa pa rin ang ina ni Jovlyn na buhay pa ito habang nagpapatuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya.